pagpalain dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari kanyang angkin. Sumahin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo?" Tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabing, ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Para po sa mga minamahal naming mga parishioners na nagsimba po sa oras na ito, paumanhin po at tingi kami ng konting oras sa inyo dahil medyo hahabaan natin ng konti ang ating pong misa sa araw nito dahil itatalaga po at ipapakilala sa inyo ang pastoral council ng parokya at ang ilan sa mga leader ng mga mandated organizations and ministries na maglilingkod po dito sa ating simbahan. At maganda rin po no, na itinaon natin sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo ng sanlibutan. Si Kristo ang ating hari. Sabihin nyo nga po, si Kristo ang aking hari. Diba? Marunong kayong sumunod. No? Sasabihin ko palang sabihin. Isang katangian no, na dapat na tinataglay kung atin pong pagninilayan na si Kristo ay hari at bakit siya naging hari dahil siya ay marunong sumunod. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, sumunod ka. So yun ang problema talaga natin, no? Yung pagsunod, diyan tayo nagkakaproblema. Ang pagdiriwang na ito ay itinalaga ng simbahan, dineclare ng simbahan na gunitain at ipagdiwang ng lahat, no? Lalong-lalo na tayo po na bahagi ng simbahang Katolika upang mapaalalahanan tayo na tanging si Jesus ang ating hari.
siya lamang. No, at siya lamang ang may kapangyarihan para madala tayo sa langit. Yung ibang mga hari, hindi ko alam kung saan kayo o saan tayo dadalhin. Pero yung tunay na hari ay dadalhin tayo sa kanyang kaharian doon sa langit. Kapag ang isang tao naghahari-harian, malamang sa impyerno ang tungtungan natin. Sa ayaw at sa gusto natin, si Kristo ang hari ng sanlibutan. Bagamat ang sabi ng mga tao noon, ito si Jesus, sabi niya siya daw ang hari. Kasi yung pananaw ng mga Hudyo noon, siya yung hari na magtatakwil o lalaban sa ibang hari katulad ni Pilato. Na yung sinasabing pagpasok niya sa Jerusalem, ay kakalabanin niya yung ibang mga hari. Kaya ang nagsumbong itong mga Hudyo na ayaw sa kanyang na maging hari na hindi naiintindihan ang kanyang pagkahari ay hindi dito sa lupa kundi doon sa langit. Kaya isinumbong siya. Ginawan siya ng kung ano-anong mga kwento at ngayon nakaharap kay Pilato. At maging si Pilato, hindi niya naramdaman na threat sa kanya si Kristo na ipinapahayag na hari. Naintindihan ba o masyado akong mabilis? Okay. Malinaw, no? At kung isipin natin, no, yung kalagayan ni Kristo, sinasabi niya, siya ay magiging hari. Pero bakit wala siyang palasyo? Bakit wala siyang mga bololoy sa katawan? Walang mga alahas? Wala ngang korona. Ang meron siya, pinutungan ng koronang tinik. Pero hindi ginto. Wala rin setro, wala rin kapa. Na isang paalala sa atin na lahat ng mga pinahalagahan nating mga material na bagay, hindi naman kasi kailangan niyan sa langit. Ang kailangan sa langit, yan, ikaw lang. Yan, as is, ikaw lang. Hindi mo na kailangan ng relo, ng diamante, ng ginto, hindi na. Ang may kailangan ng mga ginto, yan katabi mo. Sige. Ha? O, habang buhay pa, ibigay nyo na. Ha? Ibigay nyo na, huwag nyo nang hintayin pag-away-awayan yan. Ha? Pamigay nyo na. Diba? Magandang makita. Si Kristo, hari. Pero itong hari natin, hindi namuhay sa isang palasyo, hindi namuhay sa karangyaan. Ang kanyang pagkahari, talagang pinili ng Diyos. Ang kanyang pagkahari ay hindi nakabase sa kung gusto ka ng tao o hindi. Hindi rin nakabase ang kanyang pagkahari sa kung magkano at ilan ang kayamanan mo o yung mga possession mo sa buhay. Hindi doon nakatalag, hindi doon nakasalalay. Kaya sana po, no, pagnilayan natin ng mabuti. Ngayon, ang ating hari, ang ating Panginoong Hesukristo ay nagtatalaga ng mga makakatuwang niya at magpapatuloy ng paglilingkod. Yung hari natin, yung itinalagang hari, siya yung naglingkod. Yung hari natin, siya yung nag-alay ng buhay. Sa mga napapanood natin mga kwento ng mga hari ay kapag may problema, kapag mayroong mga sasakop, mayroong mga mananakop, may gera, ang unang pinoprotektahan yung hari. Pero si Kristo bilang hari, kung magkakaproblema, siya ang poprotekta sa atin. Kung mayroong may kaila, siya ang maglilingkod. Kaya, sa mga maglilingkod,
Minsan, leader lang ang tawag dyan, no? Leader. Maganda lang yan. Magandang pakinggan lang yan. Leader. Sino ang PPC head dito? Sino ang PPC president dito? Sino ang secretary? Sino ang vice? Sino ang coordinator? Minsan, pagandahan pa kayo ng pangalan, no? Chairman. Wow. May ganun pa, no? Pangalan lang yan. Kasi kung naiintindihan natin ang tunay na nakaakibat sa mga pangalan na yan, magiging maayos ang iyong paglilingkod. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, hindi mo ko kaagaw. Alam nyo mga sa mga parishioner, isa yan sa problema sa simbahan, no? Yung mga naglilingkod, yung mga leader pa mismo, nag-aaway-aaway dahil lamang sa posisyon, yung title. Kasi tinan mo, yung mga leader natin, wow, nakapostura. Yung mga miyembro, wow, yagit. Pero mas mabigat ang nakaatang na responsibilidad sa inyo na mga leader. Gusto nyo maging leader? Yeah? Gusto nyo, ha? Gusto nyo talaga yan, ha? Gaya ng naranasan ni Jesus, hindi lahat magugustuhan ka. Hindi lahat sasang-ayon sa iyo. Pero, puro kayo tam, perfecto sa pero nandun kasi yung, doon lumalabas yung tunay na motivasyon o motivation kung bakit ka naglilingkod. Yung kahit na mayroong may ayaw sa iyo, maglilingkod ka pa rin. Hindi yung magre-rebelde. Yung kahit wala ka ng title, kahit magpalin, yan nga, ini-encourage ko sila, ipasa nyo na. Huwag nyo nang hintayin kung malagutan kayo ng hininga, saka kayo mapapalitan. Kasi unang-una, hindi ninyo kaharian ito. Hindi ito kaharian. Pansamantala lang tayo. Eh, yung naging paglalakbay ko po, no? Mula doon sa Makati, then napunta sa Quiapo. Okay na ako eh. Yung, alam nyo, yun yung pakiramdam na okay na ako eh. Na ano na, settle na, naka-adjust na, okay na ako dun eh. Medyo close na kami nung mga mamamasan. Okay na eh. Nung una kasi dumating ako, sino ba yan? No? Mayroon pa mga basher, may mga nagmumura pa sa akin sa social media. Sino ba yan? Kung alam mo kung sinong ganun. Pero lumipas ang panahon, okay na ako eh. Close na kami, pati na kami. And then, lipat ka sa Soledad. Adjustment na naman. Panibagong environment na naman. Puro gulay naman ang nandoon. Doon sa Quiapo, puro magtitinda na naman ng mga kung ano-ano dito. Gulay, mga merchandise. Ito naman yung environment ko. And then, after 2 years, okay na ako eh. Nagkakapalagayan na kami nung mga tao doon. And then biglang, lipat ka sa San Jose. Eh, nag-aaway-aaway dahil dyan sa posisyon. Narinig ko eh. Nabasa ko sa social media. Mayroong mga tinanggal, mayroong mga inappoint. May mga nagtampo kasi tinanggal, mayroong mga... So, hindi tayo nilalagay sa isang lugar para maghari-harian at maging, kumbaga, my kingdom come. Yung mga ganun, di ba? No? This is not my kingdom. Na minsan pag pinaalis na, yung resistance na, ayoko, Cardinal, pwede bang dito na lang? Kasi okay na ako eh, kaharian ko na ito eh. Yung ganun. Kaya yung isa sa wisdom, bakit inaalis kami, nililipat sa iba? Kasi yung danger na maging my kingdom come. Isa yun sa wisdom. Kasi okay na ako, di ba? Andun eh, okay na eh.
Kaya mahirap po kapag ang isang leader ng organisasyon, ito, this is my kingdom. Kaya pag may pumasok, anong procedure, anong policy? Father, huwag kang makialam, Father. Okay na kami dito. Kasi this is my kingdom. Eh, hindi atin to. Bahay nga ni San Jose ito eh. Sa anak niya to, si Kristo, ang ating Panginoon, siya yung hari. Ilan taon na ba kayo dito? Baka kailangan nyo ng ilipat sa langit. Baka, kasi diba minsan, pag yung sobrang tagal na, alam nyo yun, yung hindi rin talaga healthy. Kapag mas sobrang ng tagal, no, ng namumuno, hindi na nagiging healthy. Kaya sana maintindihan po ninyo, no, hindi kayo tinatanggal, kundi mas ito yung paanyaya na mas kailangan mong lumago, mag-mature ka, o kaya naman, kailangan ng mag-mature ng iyong mga miyembro, hindi sa'yo. Kasi sa tagal, ano pa bang hindi mo nagagawa? Ano pa bang hindi mo na ibibigay? Sa tagal mo dyan. Eh, huwag kayong magtatampo kapag inilipat na kayo. O sinasabing, kasi ang tunay na leader, nag-umuhubog ng mga susunod sa kanila. Yun yung tunay na leader, yung meron kang na-de-develop. At mas mainam po na matuto kayong mag-give way. Para mas masaya na magsisimba ka pa rin, pupunta ka pa rin dito, makikibahagi ka pa rin. Eh, yung iba kasi, kapag tinanggal na o kaya napalitan na, nagdadamdam, nagtatampo, hindi na ako pupunta dyan, hindi na ako susuporta dyan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang ganun. Mas maluwag kasi yun, eh, di ba? Mas maluwag sa pakiramdam. Eh, lagi, ang focus natin yan, si Kristo, siya ang hari. Paano ba siya naging hari? Paano ba siya naglingkod? Paano ba siya sumunod? Paano ba siya nakiisa at nakisalamuha sa kanyang nasasakupan, sa kanyang pinaglilingkuran? Okay, mag-alala. 2 years lang ako dito. Hindi ate alam, no? Kung kailan sabihin, lumipat. Mahirap man, pero kailangan sumunod. Kasi yun yung, nandoon yung tunay na paglilingkod. Ang mga leader, ha? Ito pa lang napipinturahan. Kulang pa yung kabilang side. Tutuloy pa natin. Ito pa lang. Di ba? Kayo pala yung mga leader, ang tagal-tagal nyo na dito, hindi nyo man lang napalitan. Tapos nag-aaway-away kayo. Papagalingan kayo. Hindi nyo nga napapinturahan yung isang poste man lang. Pero pagtutulong-tulungan natin, ha? Kung medyo may nag-aaway dahil sa posisyon, kunin nyo yung corona ng Nazareno, iputong mo sa kanya ang corona. Para, okay, gusto mo yan? Ayan. At yung mga leader po, no? Tandaan nyo, ha? Masigit yung responsibilidad at inaasahan sa inyo. Kayo ang mas dapat nagbibigay. Kayo ang dapat na mas naglilingkod. Kapag hindi ko kayo nakitang nagwalis ng simbahan, alam nyo na, may attitude ka na. Pero kung gusto mo, eh, sige, bibigay natin. Papalakpakan ka namin kung gusto mo yan. Pero, yun nga, lahat ng ito ng ating ginagawa, sana makatulong, makarating tayo sa langit, sa kaharian ng Panginoon. Amen?